Hello, ako nga pala sa Riverside. So guys, ngayon, fast SLP price prediction lang tayo. So, gising ko lang, unahan ko na kayo. Ang dami nang sabi. Parang bagong gising ka lang kapag magawa ka ng video. Dahil tama kayo, oo, kagising ko lang. Pero yun, sobrang bilis lang nito. Paspasan lang, umbaga. Bata tayo sa historical dito ng, hindi ako crypto expert. Pero 1 year ago, alam nyo ba na 1 year ago, ang presyo ng SLP is like 1 peso lang din. Okay. So, technically, up tayo ng 12% last year from the price last year. Okay? Based yan sa CoinGecko. So, ngayon punta tayo sa, bumalik tayo sa 1 month time frame. So, ayan yung peak niya, no? So, yan. So, actually, yung pinaka all time niya is bandang dito sa May. Ito yung time na nag 21 pesos siya, no? So bakit siya nag 21 pesos dahil yan sa pump ng Bitcoin last May 2021, and then nagkaroon ng dip. Okay, so ang pinaka dip na price niya that time was actually 8 pesos, which is not bad, and then nagkaroon na naman ng retracement dahil nagkaroon ng demand sa Axie. So, ang na-reach niyang peak is pumalo siya uli ng 20 pesos. Okay? So, no, para sa mga... And so, 21 pesos yan. So, no, 21 pesos pala yung all-time high niya. Ang laki, di ba? So, may chance nga bang umabot si SLP ng 50 pesos? So, kaya kagaya na sinasabi ng iba na kailangan daw ng SLP na maging kano ni Solana. Okay, saan ba si Solana? Kung lang yung Solana. Sol. Ayan dito, Sol. Ayan. So, ito naman si Solana. So, si Solana ay yung top 10 na tawag dun. Pang top 10 na crypto. No? As of now. So, ang peak ni Solana is ito. No? So, technically guys, ang supply lang ni Solana ay hindi naman ganun karami. Okay, hindi ganun karami ang supply ni Solana. Ang ano kasi, ang supply ni SLP, sobrang konti. Okay, so, pwedeng ma-reach ni SLP yung kanyang 50 pesos all-time high if, okay, ito ha, if kokonti yung supply niya. What do I mean by that? Kokonti yung mapoproduce, and then dadami yung mababurn. Okay? So, ayan. So, kung possible, kung nag 20 pesos nga siya, hindi naman ganun kalabo na mag 50 pesos siya. Pero kailangan, ito ha, kailangan almost triple dapat, no, siguro, ng nababurn ngayon. Yung almost, siguro, kada araw, wala na kagad SLP na matitira. Kaya yung tipo na dapat mangyari. Okay, which is, hindi ko alam kung paano mangyayari. Pero, I think dapat ang mangyayari dyan is, dahil sa dami ng supply ng SLP, dapat papabain yung supply ng SLP to millions. Okay, if bumaba yung supply ng SLP sa 10 million, okay, which is quite unlikely, kasi imaginein mo, araw-araw may 2 million players ng Axie Infinity, and bawat player doon, kikita lang ng 5 SLP. So, medyo malabo. Pero there is a possibility, no? Pwede rin na maging ano dyan is si Bitcoin bigla siyang mag 100,000. Pag si Bitcoin nagpump bigla at dumiretso ng 100,000 piso, automatic, tataas nitong si SLP. Okay? Pero, yeah. Magpapapalit ba ako sa 50 pesos? Malamang sa malamang hindi. Okay? Pero kung mag-50 pesos ang SLP along the way, that is good. Again, SLP is a farm token. So, yeah. Farm lang na farm ng SLP hanggang sa yan. At some point, yun, this month or next month or sa October, nag-farm ka and then and eventually nag-pump and the goods, diba? So, ayun. Hanggang sa mali ako sa reverse guy. Like, comment, subscribe. Ano lang, ang holdings ko is hanggang 20 to 30.
30, hindi ganun ka-imposible. Kasi kung na-reach niya ngayon 20, there is a chance, okay, a slight chance na mag-30 siya. Pero 50, I don't think so. Hindi pa ngayon, not today. Yun lang, buya.